award-winning kapamilya star magic actor, sumunod na sa yapak ni Luis Manzano at Robby Domingo. Tingnan ang mga detalye. Si John Arcilla, ang kilalang aktor mula sa Dirty Linen na may bagong career bilang host ng game show sa TV5. Bagamat mas nauso si John bilang aktor sa teatro, telebisyon at pelikula, bagong challenge para sa kanya ang maging game show host. Napakakakaiba umano ni John Arcilla bilang host kung saan pinapakita niya ang kanyang komedya at kakayahan sa pagpapatawa sa mga manonood. Ayon kay John, habang nag-host siya ng game show, hindi siya tumitigil sa paggawa ng 3 pelikula. Sa kanyang pahayag kaugnay dito ay sinabi, "Kailangan kong magpakatotoo. Ganito ako, ito ang totoong buhay ko. Umaakting ako as kontrabida, umaakting ako as bida, umiiyak ako. Lahat tayo sa totoong buhay umiiyak at lahat tayo sa totoong buhay may fan side. So naging totoo lang ako, ang sarap magpasaya, ang sarap ng masaya, ang sarap ng tumutulong. Definitely, hahatiin kong acting at hosting kasi super fan talaga ang pag-host." Bilang host, naging inspirasyon ni John Arcilla ang mga kilalang personalidad sa industriya tulad ni Vic Soto, Christopher De Leon at Edo Manzano. Sa dagdag pa niyang pahayag, si Vic Soto nagkaroon ng game show sa TV5, yung Who Wants to be a Millionaire. And then si Christopher De Leon, isa sa may pinakamataas na viewership sa TV5. Yung game show niya, si Dudes, nagkaroon din ng game show. Kaya sabi ko, kung naging welcome sa audience ang isang aktor para mag-host, well, hindi naman siguro masama na itry ko nga rin. And I wish na maging ganun din capacitive yung mangyayari. So lahat yun sila, nagkaroon din ako ng inspirasyon sa kanila. Aminado ang award-winning actor na sa simula ay nahirapan siyang mag-adjust bilang game show host, lalo na on how to control his voice. Tuloy-tuloy na ba ang pagiging TV host niya? Sinagot ito ni John Arcilla at Ania, "Kung tatanggapin ako ng audience ng Pilipino as a host at sa tingin nila, pwede akong magkaroon ng career dito, pwede natin siyang ituloy-tuloy. Pero kung hindi naman, accepted ko rin siya. Kung magtutuloy-tuloy ito, thank you so much. Nung una, talagang nag-resist ako. Sabi ko, pwede bang hindi na natin ituloy? Sige na, huwag na yung pangatlo. Parang awa nyo na. Ba't sinasabi nila sa akin, dyan sa umpisa lang yan, pag nasa system mo na mawawala na rin yun. True enough, nakaya ko naman kasi ang worry ko lang naman talaga is after 3 episodes ng isang araw, pag nagtitaping ako kinabukasan, ang feeling ko wala akong boses. Pero ngayon kasi, natitimpla ko na siya, totoong nakakapagod. Pero pag nasa system mo na, masasanay ka na talaga, maging okay ka na. Ayoko lang aminin sa harap nila, baka kasi pagsamantalahan nila ako na magtaping ng magtaping. Anyway, you know what? At the end of the day, pag alam mo nang timplahin, basically pati yung boses, nakapagod pero fulfilling. Mapapanood na ang Spingo mula September 11, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5:30 PM sa TV5. Co-host ni John Arcilla sa game show si Sam Coloso. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay na Elisa Mejares, kay Vicky Ferrito at kay Coraline Lising. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.